Sabi naman ginawang balerina ang mga puppies natin, eh mga male sila. Kasi naman pumunta kami sa bilihan ng mga damit, tapos itong si mama na inggit, gusto rin makabili ng damit ng mga anak niya. Eh sino ba mga anak niya? Siyempre, yung mga anak niyang may buntot. Naisip nga niyang damitan ng pack members kasi naman daw ang hirap humanap ng damit na pang-aso talaga, kaya itong pantao yung mga hinahanap niya. Sinasabi ko sa inyo, halos isang oras din siyang namili. Grabe din talaga piling-pili. Nadamay pa nga itong mga puppies natin at ipinili rin. Dadamitan nga din daw sila ng dress kahit mga male sila. Grabe. Bet na bet niyo tong pink na to papasuot doon niya kay Kelvin. Pag uwi nga, inihilera na yung mga damit ng mga puppies natin. Sila yung unang dadamitan. Ang cute nga ng mga damit nila. Akala mo talaga magbabalik. Sila na nga mismo yung pumili ng kulay. Yellow daw kay Rocky. Tapos ito daw pink yung kay Bordags. Kamuntikan pa nga masira ang mga damit. Grabe kasi ngat-ngatin. Kaya nga sinuot na sa kanila bago pa masira, kakangat-ngat nila. Nauna na nga tong si Rocky, yellow yung pinili niya, kaya yellow yung sinuot sa kanya. Oy, diba? Ang ganda. Actually, medyo galit siya. Kita nyo naman sa mukha niya. Sumunod naman si Bordags, pink nga yung napili niya. Nahulog pa nga siya, kakadamit sa kanya. Paano ba naman kasi? Ang hirap damitan ang tataba. Halos hindi magkasya yung mga damit. Maling size naman kasi daw yung nabili ni mami. Hindi daw nila kanang konti. Ala namang mga dambuhala yung anak niya. Pagkatapos nga damitan yung dalawa, pinababa na rin sila para ma-enjoy naman nila ang kanilang dress. Grabe nga ang tuwa ni Bordags, ha? Patalbog-talbog talaga siya. Saya-saya niya kasi nakadress siya. Bagay na bagay rin naman sa kanya ang pink. Tama-tama ang pagkapili niya. Habang busy tong dalawa, dinadamitan naman yung dalawa dun sa taas. Pinubadan nga ni Bordags si Rocky, nainggit siya sa damit niya. Andito na nga si Rex, na ibaba na rin at bagay na bagay sa kanya ang red. Ang galing talaga nilang mamili ng mga colors. Enjoy naman niya ang pag-ngat-ngat sa damit ng iba. Pinipigilan nga namin sila na magnat-ngat kasi naman magagamit pa yung damit, sayang. Tinatanong pa nga ni Rex kung bakit daw ang tagal-tagal damitan ni Robin. Kaya nga dinali-dali na yung pagdadamit sa kanya, tapos na nga rin siya. Kompleto na ang ating Powerpuff Girls. Ay, este, Power Rangers. Kanya-kanya nga silang ngat-ngatan ng mga damit, kaya talagang as much as possible ay pinipigilan namin sila. Buti nga at hindi sila nababother kahit first time naman nila magsuot ng ganito. Enjoy na enjoy pa nga nila yung moment eh. Ine-enjoy na nga rin namin na mga bata pa sila at andito pa sila kasi nga for rehoming yung dalawa. Soon enough malalayo na rin sila sa amin, kaya as much as possible ay talaga ine-enjoy namin yung mga moments na magkakasama. For rehoming po kasi si Rex at si Rocky, kaya naman dalawa na lang yung matitira. Dami nga nagtatanong kung paano namin nakakaya na mag-release or mag-rehome ng mga puppy. Mixed emotions kasi yan mga mare. Kasi nga syempre, ikaw yung nagpalaki sa kanila. At medyo masakit na mawalay sa kanila. Pero kahit papano ay masarap din sa pakiramdam na finally makakapunta sila sa kanilang mga permanent family. Masarap sa pakiramdam na alam mong mamahalin din sila at aalagaan ng mabuti. Yung alam mo talaga na tututukan sila ng pansin at ibibigay lahat ng mga pangailangan nila. Yung ituturing sila bilang mga anak or talagang parte ng pamilya. Kaya naman kung interested kayo na ma-rehome si Rex or si Rocky, mag-DM lang kayo sa amin. Ito nga, sinisilip sila ng mga males natin. Naloloka sila kung bakit nakadamit tong mga to. Naglabas pa nga si mama ng dragon fruit, kaya talagang hindi maganda mayaw ang mga matatakaw. So, sobrang katakawan, nakakagawa na nga sila ng steps. Akala mo sumasayaw-sayaw. Pero nakakatuwa rin to na somehow na-experience sila makapag-dress. Yun nga lang, talagang parang bibigay na yung mga damit sa kanila. Sobrang lalaki naman kasi talaga, kaya napapagkamalan ding mga malam yun. Kahit nga nakatikim na silang lahat, habol pa sila kay mama, talagang nangihingi pa. Eto nga ang tanong ko sa inyo, bago matapos tong video, sa tingin nyo, who wore it better? Tingnan natin sa comment section kung sino sa kanila yung may lahing fashionista. Nag-aaya na nga silang pumasok sa loob, kaya naman hinubadin na rin sila. Kung gano'ng kahirap magsuot, ganun din kahirap hubadan kasi talagang ang sisikip.